So, hi mga kabayan, welcome back sa ating panibang video. Nandito ako ngayon sa ano. Lakad-lakad ako mga kabayan doon sa may gilid ng ano ng dagat. So, anyways mga kabayan, sa mga nagbabalak pala pumunta dito, lalo pag napunta na sa mga island, mga kabayan, is napatready kayo maging homesick mga kabayan. Kung hindi kayo, kung ma-absorb kayo ng company ninyo, pupunta dito sa island mga kabayan. Tapos pagdating ng winter season, mahirap na yung nakatambay ka, tapos wala ang trabaho mga kabayan. Tapos dapat ready ka din kasi mostly talaga dito sa sa island mga kabayan, sarado. Mostly sa mga island sarado yung mga hotel mga kabayan, tsaka wala ang trabaho. So, nakadepende yun sa company or sa hotel na pinapasukan ninyo mga kabayan. If meron silang mga bukas or to-absorb sila ng mga employee, no? Kasi mostly dito talaga kabayan, hindi sila nag-absorb ng mga employees. Swerte-swerte lang kung nandito ka na sa Croatia. And kasi tawag nito, kagaya sa akin mga kabayan. Okay sa akin mga kabayan. Tawag nito, na-absorb ako ng company dito. And this is my first winter sa may island. Mga kabayan. Dati kasi, nasa Zagreb ako naka-assign. So, nung ginrab ko na yung opportunity dito sa island. So yun na nga, wala kaming pasok. So nang dalawang buwan akong bakasyon. Pero, yung mga kabayan, advantage lang. May sweldo ako kahit wala akong pasok mga kabayan dito. So, kahit papaano mga kabayan, hindi ako magiging zero ba? Nung papadala sa Pilipinas, kasi sobrang good yung company. Kasi nung summer season, binibigyan talaga ako ng mahabang oras. Yung oras na yun mga kabayan is yung overtime, kasi dito sa island sa company ko hindi binabayaran yung overtime monthly. So yung overtime hours mo is naiipon siya mga kabayan until na makukuha mo na yan siya. If pwede mo, gusto ko nang mag-resign or gusto mo magbakasyon sa Pilipinas, kahit nasa Pilipinas ka, meron ka pa ring sinasahod kasi nga meron kang overtime na hours mga kabayan. Kaya ito, wala akong pasok for 2 months na mga kabayan. Kaya nakapag travel ako sa Paris, yun lang kagandahan mga kabayan kapag travel ka anywhere basta winter season, basta may pera lang talaga. Tapos pagdating ng summer, back to ano na naman, back to normal, back to bugbugan na naman sa trabaho mga kabayan. Pero yun ang kagandahan dito sa company ko is malaki magbigay ng oras at saka maraming binibigay na mga benefits mga kabayan. Kagaya ng bonus pag December mga kabayan. So marami kami natatanggap na bonus mga kabayan. Merong pang grocery, merong cash. No? So if may mga anak din kayo mga kabayan sa Pilipinas na 18 below mga kabayan, so makakatanggap din sila ng bonus pag direct company, direct ka dito sa company na to. Yun ang kagandahan mga kabayan. And regarding naman sa mga vacation mga kabayan, hindi naman sila masyadong mahigpit sa mga vacation, basta maasahin ka sa mga hotel na ay nagsasara. Kaya maganda pag nandito ka sa island. Pero ngayon nga mga kabayan, pag hindi ka na makauwi, nakastay ka lang sa island, agaya sa akin. So travel na lang anyway sa Croatia, pero at least mga kabayan, na experience mo ba? At kahit ma-homesick ka dito, kaya dapat ready ka sa sarili mo na hindi ka ma-homesick mga kabayan pagdating dito sa mga island o sa mga seaside. Kasi wala ng tao, wala mga turista, kayo na lang naiiwan, no? Kunti na lang kayo naiiwan mga kabayan. So sa awa ng Diyos mga kabayan, may mga Pilipino din dito na nagstay, mga under agency before, nagstay sila.
Tapos yun, makakasama ko siya sila ngayon dito sa island, mga kabayan. So hindi na masyadong homesick kasi minsan pumunta din kami sa mga kapihan. Yan, nandito mga kabayan. At saka hindi na sila nagsisi na nagstay sila sa company. At least kasi itong bago pa sila nagperman ng kontrata, mga kabayan, meron pa rin silang nakukuhang bonus, no? At saka lahat, mga kabayan, bayad dito sa company ko. Kasi sumusunod talaga sila sa loan ng Croatia, mga kabayan. Kaya sobrang swerte pa rin, mga kabayan, at papaano dito sa island. Hindi man nag dati kasi ang inahabol din namin nung makapunta kami ng Zagreb sa city. So yung alam namin yung mga estado dun sa Zagreb, mga kabayan. So we decide na magstay na lang talaga dito sa island kahit tahimik o ma-homesick ka. Pero end of the day, mga kabayan, may realize mo din na ang punta mo pala dito sa Croatia is trabaho, di ba? Punta mo dito sa Croatia is para sa pamilya, no? Kahit tawag nito, kahit ma-homesick ka dito, mga kabayan. Ito lang sa gilid ng dagat. Tambay ka lang sa gilid ng dagat, pawala ng homesick, mga kabayan. Pero yun na nga, yun ang kagandahan dito sa company na pinasukan ko. Sobrang swerte ko din na nakapasok ako dito sa company na to. Kahit man sabihin natin na every summer season sobrang pagod yung trabaho, sobrang bugbugan yung trabaho, mga kabayan. Pero binabawi naman nila yung kapaguhan mo pagdating ng winter season. Ipahinga ka, lahat ng bonus matatanggap mo, mga kabayan. So at least hindi ka mag-zero. Hindi ka kaya sa ibang mga ano, ito totoo lang, reality, mga kabayan, pagdating ng mga pagkatapos ng summer season dito sa mga island or sa seaside, mga kabayan. Marami mga kababayan natin na walang trabaho sa Zagreb talaga, mostly sa mga under ng agency. So kaya yung iba, kaya nung kami na nga nauna dito sa island, sabi ko mag-stay na sila. Kung gusto, kung kukunin talaga sila ng company na mag-stay, stay na sila. Huwag na sila magdadalawang isip kasi nga kami, bali danas ko na yung ano ba, danas ko na yung kung nasa Zagreb ka, danas mo na yung hirap ng buhay. Kasi akin bababa yung sahod if under ka ng agency. Tsaka hindi mo magagamit yung kung ano yung in-applyan mo dito sa Croatia. Kagaya sa akin dati, yung nakita niya sa mga previous vlog ko, mga kabayan, is mostly nung winter season talaga may trabaho, pero hindi siya sa kusina, mga kabayan, kundi ba sa factory siya ng mga stocking. Alam ko, nakita niyo sa mga previous vlog ko. Pero yun na nga, hindi ko naman pinagsisihan yun kasi underman ako ni Busak dati. Hindi na ako nag-regrets nun, mga kabayan. As long as may na-provide siyang trabaho sa amin, hindi kagaya sa iba na wala talagang trabaho na i-provide. So nakatambay din sila sa accommodation for 3 months, 4 months, mga kabayan. Nag-aantay ng working permit for summer season. So mahirap, mga kabayan. Kaya sa mga kabayan na pupunta dito, if absorb kayo ng mga company, absorb kayo ng mga hotel, mga kabayan, magpapa-absorb na kayo, no? Una lang naman yung ano, mga kabayan, una lang naman yung pagod ka kasi nga summer season, busy sa trabaho, 10 hours lagi yung duty ninyo. Pero yun naman, mga kabayan, is bayad naman yun siya ng company. Hindi na makagaya ng nasa middle ako dati na grabe yung fix na yung oras mo ba, 12 hours, pero fix na yung sahod mo, wala siyang overtime, kasama na sa overtime mo sahod. So yun ang kagandahan, mga kabayan. Yan, kahit kahit ano, kahit papaano, diba, nasa ano tayo, pero ito, binigay ni God, kahit malayo sa city, malayo sa pamilya sa Pilipinas, pero maraming opportunity pa rin naman darating. So yun na, marami na yung babalik dito sa island, mga kabayan, yung mga dating under agency. So gusto nilang bumalik kasi nga mas maganda talaga yung permanent job mo na ka, mga kabayan, no? Permanent na trabaho. Isa naman na nag-aantay kayo dun sa Zagreb ng ilang buwan na walang trabaho, at least dito, mga kabayan, na o kumpisa ka lang dito sa island, is malaking tulong na, lalo pag ano, lalo pag winter season, mag-stay ka. So yun lang, mga kabayan, sana makatulong tong video sa inyo na ma-realize nyo, mga kabayan, na
Hindi habang buhay na masaya. Meron din kalungkutan at pagsisisi. So, kailangan lang din natin na mag-ano, magtiis kahit nasa island na kabayan. So, hindi natin kailangan mag maghanap ng mas mahangad pang malaking sahod kung maganda naman ang bigayan ng company, no? Ayan, sa mga bago nating mga kabayan na gusto pumunta dito, yun ngayon munang isipin natin, punta tayo dito para sa trabaho, hindi para sa luho at gala. Darating din naman kasi yung time, mga kabayan, na makakarating din tayo sa mga EU countries. Huwag lang na magmamadali na gustong lumipat ka agad pagdating pa nandito. So, very wrong talaga yun, mga kabayan, yung sinasabi nilang mga ginagawa ng ibang mga kabayan na pagdating pa lang dito sa Croatia is naghahangad ka agad na maglipat na ibang countries, Europe countries, para lang maano, makahangad na malaking sahod. Siya, sabihin natin malaking sahod, pero yun nga, mga kabayan, mahirap din kasi wala din papel, no? Walang papel, mga kabayan. So mahirap din naman yun, walang papel sa ibang EU countries. Kasi Croatia lang naman kasi maraming agency na naghahawak at mabilis magbigay ng mga papel, mga kabayan. Kaya paswerte-swerte lang din, mga kabayan. Kahit sa abroad ka naman, mga kabayan, eh, paswerte-swerte lang din lang. Kung swerte ka sa ganyang bansa, so maganda. Pero kung hindi ka maswerte, mga kabayan, iskilingan mo na lang para sa susunod, diba? At least. So hanggang dito na lang, mga kabayan. Sana may natutunan kayo sa mga vlog ko. And don't forget to subscribe, mga kabayan, sa ating YouTube channel. And you can follow me on Facebook page, mga kabayan. Same pa rin na pangalan, Ilunggo Bisdak in Europe. And if you have any questions, mga kabayan, just comment down below or message me direct on my Facebook page para masagot ko kayo sa inyong mga katanungan dito sa Croatia. So kita-kits pala tayo sa Dubrovnik next week, mga kabayan. Punta tayo ng Dubrovnik kasi wala akong pasok. So let's go. Thank you so much.